na umalinis ng mga kids, no? Kasi marumi, no? Kailan linisin natin lahat, tapos malisin ko muna yung mga dumi. Pagkatapos mga isin dumi, babaldean ko ng tubig yan, dilinisin natin kada cage ng kalapati. Yan po, no? Eh, medyo marumi pa, kailan bubuhusan natin ng tubig yan. At, pero kailangan malis muna natin itong mga dumi na ito. Nasa terrace kami ngayon, kailangan linisin natin. Umpisa na po tayo ng breeding. No? Ganun na kailangan malinis na malinis. Kailangan walang mga bacteria na nga dito. Kailangan malinis na malinis yung ating breeding ano natin, no? Cage, no? Para hindi sila nagkakasakit. Para maganda yung mga breeder natin. Pakikita ko sa inyo yung pagbe-breed ibang-iba, no? Ano yung ganda yung malakas ng tubig? Para wala kang makikita ng ganito. Ano sukat niyan pa? 27 by 36. Ano? 27 inches by 36 inches. Dito 36 inches. 27. Ano yan? Gawa lang sa kawayan, no? Di kawayan, kahoy yan, ha? Ay, kahoy pala. Anong kawayan dyan? Ayan, paano mo yung pinagawa? Ito, imported pa. 540 isang nandit. Pinasadya mo? Hindi, binili mo yung nangyari na. Kaya nanggaling sa Belgium. Ayun nung nagbenta doon, bumili na kayo. Hindi, bigay nang iwan yung buwi. Bigay nang iwan yung buwi sa akin. Pero ang bili daw niya, 540. Isang piraso. Isang ganito? Ito, mag-asawa. Mag-asawa na yun. Sunset yan yun, may pinto yun. Pwede mo nga pinto. Tapos, pinasadya mo na lang yung mga ano. Ako lang gumawa rin. Hindi ako kahoy. Pinatisti. Ito yung one, ano. Pinahati ko sa tatlo. Yung 1x2. Pinati ko sa tatlo. Si ano dati na may silikiran, may pang-tis-tis dati yun. Hindi na lang sa gigi pa. Ang ganda yung tabas dito. Dali naman mag-ihing. Maliyay nga, dapat inisis ko. Ito mo, nag-dumi ulit. Ito, matagal na ito, no pa? Matagal na yun. Ninako pa nga ni iba siya. Yan ang mahal ko. Ito? 60 pesos ang isa nung araw pa. Baka ngayon, sandaan na ngayon. Yan ang Belgium na yun. Hindi naman nangyari dito. Saan kuha ng buhangin dito? Bibili sa hardware. Ha? Buhangin lang talaga? Pino. Yung bistay na. Ha? Bistay na, bibilin mo. Ano bistay? Yung nasala na, ibig sabihin na bistay na. Mamaya bubusan niya ng tubig, di ba? May natulo dito eh. Gabi pa yan magbubusan. Kasi mag-aano. Ayun lang yung gabi malakas ng tubig. Hagdanan. Movable siya. Kailan pa yung uling nalinisan? Na-stir pa. Ano? Tapos ng breed, di ba? Hindi na naugas. Tapos ng breed, di na naugas.
mga breeding nest. Breeding nest to, di ba? Tatagal na. Magdanan sa taas. Tayong mag-ayos ng mga pangangailangan sa pagbe-breeding, no? Pero kailangan na kasi may mga kalaong na yung mga takip doon sa ating mga cage, no? Kaya na magpintura ako, no? Kaya ito ngayon pinipinturahan ko at meron na akong natapos na isa rito, no? Yan, nakikita naman yan, napakadinis na itsura, no? Kaya mga kalapatid, hindi lang pagbibreed ang ating asikasuhin. Asikasuhin din natin yung kanilang titirhan, no? Para naman sa ganun ay komportable sila, no? Kahit na hayop yan, marunong din tumingin po ng lugar yan kung maganda o pangit ang kanilang pinagalawan. Kasi pagka maganda ang kanilang pinagalawan, alam po ay masaya. Ganun po yan, ha? At ito po, at nagtatsagaan ko ng pinturahan para hindi naman kalawangin ulit yung ating mga takip, no? Yung pintuan, no? Kaya ito, nagtatsaga ako na pinturahan lahat yan. Pero hindi na po tayo magbibreed ng pang north, no? Kasi nga ay medyo na late na ako ng pag. Pero meron pa akong mga siguro mga ilang piraso dyan na sasali na north. Siguro mga tatlong set. Kayang-kaya pa yung tatlong set, no? Pero sa ngayon po ay mag-concentrate tayo sa south. South race. Kasi medyo mabigat talaga yung south, no? Sayang yung mga ibong ko dahil na unang-una puro disgrasya yung inabot, no? Sayang. Kahit pa paano sana nakakabit tayo, eh yung ating live naman ay na-disgrasya pa, no? Imbis na na-entry, hindi na na-entry dahil nga nawala. Ang ba't ang kalaban, eh wala tayong mga gawa, eh. Kaya mga kalapatid, talagang ganun, eh. Kung sa dagat naman tayo maghahagi, siguro kinakailangan ng malaking budget, no? Dahil kailangan natin ng sariling barko. Para, pero siguro mapag-uusapan ng mga club yan para isa na lang ang haggis. Sabay-sabay na, national race na. Ang gawin natin para hindi na tayo nalalambat, no? Sayang yung mga ano natin, eh, yung mga mahuhusay natin. Kung sino pa yung mahuhusay, yung pa yung nalalambat, eh, no? Kaya karamihan ng mga big look, yung ganun nanalo, no? Sa mga video. Yung kung sino nila yung makalusot, yun ang talagang mananalo, eh, no? Kaya mga kalapatid, para maiwasan natin yung lambat, eh dapat mag-usap-usap, no? Pagawa na ng barko, sino man yung mga kapital dyan. Para doon na tayo sa dagat maghagis, no? Yun po. Eh, sigurado wala nang lambat. Sige, siguro pang naglagay ng lambat sa dagat, eh isda na mahuhuli nila, hindi na yung ano, no, kalapate, no. Isda na ilalambatin nila. Kung may naglalambat man, isda nanguhuli na lang ng isda po 'yun. So, ganun po, no, at siguro maya-maya matatapos ko na 'to sa pagpipintura. At maglalagay naman tayo ng ilalagay naman tayo ng mga kalapati rito. Maayos na po yung mga ating mga nest nila, mga kalapati, no? At nililinis ko yung mga inuman, saka yung mga lalagay ng mga grits, no? Kalapati. At yung pugad, ating nililinis. At umpisa na po tayo sa pagbibreed, no? Kaya yan, makikita nyo, malinis na po yan. At yung inilinis yung mga dumi upang maalis yung mga bacteria. Mamaya ay babalawan pa natin ulit yan upang makasiguro na
malinis na malinis, no? Maaaring abuhusan to ng mainit na tubig, paibilad sa araw, no? Para maalis yung mga sinatawag nating bakterya. Ganun po, no? At ito, ilinis ko ng mabuti. At medyo inaalis ko muna yung mga dumi, no? At mamaya ay babalawan ko ito ng malinis na tubig. Ganun po yan. Kanina ay hindi lang na pakita na nilinis. Ito, malinis na po ito. At kasi tanghali na pong gumising yung ating cameraman. Kaya hindi ko na napakita yung paglilinis ng mga... Kasi ito po, ilalagyan po ng grits, no? Isa-isa natin lalagyan. Iba-ibang klaseng grits para hindi... Kasi pagpaghaluin natin, hindi natin alam kung ubus na yung isang klase, no? So, pero pagka dito, isang klase lang lalagay natin, alam na alam natin kung kulang na yung, ano ba, yung oyster niya, kulang na. Nakikita natin na yung oyster ay kulang. Yung redstone, kung nakita natin kulang, makikita natin yung redstone ay kulang. Ganun. Kaya alam natin kung kailang nakaano po siya, no? Individual po yung kanyang mga grits, no? Kailangan po individual. Makikita nyo ang pag-aayos, makikita nyo doon sa itaas. Iaayusin ko yan. At pakikita ko sa inyo kung paano natin ilalagay yung grits, no? Kasi napaka-importante po itong grits kasi to avoid stress sa ibon. Kasi pag walang grits, yan ay stress po yan, no? Yung kanilang digestive system po ay nahihirapan. Yun po, no? Kaya kailangan meron silang grits. Kasi nga po, wala silang ngipin. Mga kalapatid, wala silang ngipin. So, ang kailangan nila ay grits. Yung po ang nagsisilbing ngipin ng isang kalapate. Yun po. Kaya dudurugin ng mga grits yun. Yung mga kinakain lang mga tinatawag natin beads, no? Yun po. So, kailangan may grits. Kailangan may mga complete grits. Hindi lang isang grits ang kailangan natin. Merong mineral. Meron tinatawag na calcium. Yun po, no? At meron din po tayong matataas na uri ng mineral, lagi na pagaya ng lupa. Yung tinatawag na Taiwan soil. Huwag na kayong bumili ng Taiwan soil, may mahal yung Taiwan soil. Ang gamitin na lang po nyo ay garden soil, no? Kaya lang, tingnan nyo, baka mayroong fertilizer, mahirap, baka mamatay yung kalapati nyo. So, kailangan ng garden soil, makamatipid po kayo ng, ano, gusto po ng kalapati yan, yung garden soil, ha? Ganun po yan. O, yung oyster naman yan, maghanap na lang kayo ng talabal dyan, durugin nyo, yung pong gawin natin. O, para makakatipid tayo, bili ng bili, no? Sa mga kailangan ng isang kalapati. Meron ng mga natural na pwede nating gawa ng paraan upang maibigay natin yung gusto ng kalapate, no? Mga kalapatid, no? Na hindi na po tayo gagastos, ha? Maaari nga, yung mga ituturo ko sa inyo, walang gastos, no? Yung mga vitamins na yan, ako. Huwag kayong masyadong ano dyan. Vitamins, pwede po yan sa mga pagkain natin na ibigay. Po, yung pagkain po, may vitamins na po yan. Kaya lang tama, alam po yung supply natin. Beads, no? Yung mga mix ng beads, kailangan ay nasa ayos ang pagbibigay. Makikita niya mga kalapit yung dumi, no? Yung dumi po ng mga pugad ay naalis na natin. Gaya po nito ay marumi na, no? At papalitan na natin yan. Okay, naghalo yung mga kanilang dumi at yung natawag na buhangin, no? Yung mga buhangin yan, ito ang mga yung mga bubu na yan, yan po ay dumi ng kalapate. So, kailangan na alisin natin yan. Yan po, ang aking inayos na po yung nest nila. At yung nalagyan po ng mga grits, nandun na po yun. Nahugasan ko na po lahat yan. At ito yan pong mga inuman nila ay nalinis ko na rin, no? At malinis na po yan. Nilagyan ko yan ng... Hugasan ko ng sound rocks, no? Para antivirus din. Yan po. Ito po itong maliliit itong nakikita nyo ay sa mga grits po yan. Lalagyan po ng grits to. Yan po yan, no? Kaya bawat isang kwarto may limang ganito, no? Yan po ang ating gagawin. So makikita nyo po, ibang-iba po tayo mag-breed, no?
at hindi basta-basta nag-breed, no? Kasi ang kinakailangan po natin yung malalakas na ibon. Ganun po yan, ha? Kailangan po natin yung sinasabi ng mga scientists na do not use abnormal cells. Abnormal cells is a weak cells. Yun po yung sinasabi ng mga ating mga scientists, no? You cannot control the genes because there are million cells provided. It is a genetic disorder, no? Genetic disorder kasi, kaya marami kasing mga klaseng lahi, no? Kaya mahirap kontrolin po, no? So kailangan natin talaga ipagsamasamahin natin yung mga mauhusay upang implement natin itong tinatawag na hybrid procedure, no? Ganun po, no? Siguro makakakontrol tayo ng konti lang, no? Pero kasi medyo, sabi kasi ng mga scientists, mahirap na. Totoo yun, mahirap talaga kontrolin. Gagawin na lang natin ay kukuha lang tayo ng mga mauhusay na kalapati upang makapag-provide tayo ng matataas na uri ng genes, no? Yung hybrid procedure, yan. Kasi makakontrol tayo, konting-konti lang. Kachamba lang tayo ng mga dalawa, tatlo ay maayos na po. Hindi po kasi lahat ng nagbi-breed o yung mga nagiging anak ng mga kalapate ay lahat ay mauhusay, no? Meron din lumalabas na kabisote, mahihina katawan. So, kasi nga may capacity yung kanilang resistance, no? Hindi lahat ng resistance ay pare-pareho kasi nga iba-iba ang kanilang lahi. Sige po, gano'n na lang po. At tabayanan lang natin mayan ng konti. Siguro medyo matatapos ko na itong pagpipintura. Sandali lang naman ito eh. Masiguro, apat na oras. Sige po.